Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So ngayon ito ating pag-usapan ay itong mga attendant, ano? Mga room attendant at saka meron tayo ditong cooks, no? Sa mga naghanap, nagbalak pumunta sa Canada. Sana po itong ating video ay mapanood niyo buo para at least kayo magkaroon ng idea kung paano ba mag-apply dito. And again, kung kayo man ay mga baguhan lang sa aking channel, sana po yung makonsidyo i-like, subscribe, huwag kalimutan i-click ang notification bell para like updated tuwing meron kong in-upload dito sa ating channel. So guys, itong ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda, no? Sana po ay kung kayo man ay may sapat na mga work experience dito, sana po ay subukan yung mag-apply, no? Subukan yung mag-apply. At again, ilalagay ko sa description box yung kanilang information, ilalagay ko yung kanilang phone number, no? At saka yung kanilang email. Dahil pwede niyong i-submit doon sa kanilang email address, no? At ito pong agency na to ay nasa Staff House International Resources. So, again, sana po mapuntahan niyo at ito po ay napakaganda dahil ito kayo man ay mga room attendant, kayo man ay mga food counter attendant, mga public area, and then sa mga cooks, no? Sana po ay mabisita niyo itong kanilang website at submit ninyo yung inyong resume. At again, sasabi sa inyo, ayusin ang inyong resume para at least marami kasi nagtatanong sa akin na nagsasabi nga na hindi daw napapansin ang kanilang mga resume at sila po ay marami ng ilang mga resume na sinisend pero hindi pa rin napapansin. So, ang aking advice dyan ay ayusin ang inyong resume. Kung kayo man ay nagbalak ng kagaya nito, ng ating hinahanap dito, na kung kayo man ay nasa room attendant, ayusin nyo paggamay ng inyong mga work experience dahil dyan tayo nagkakatalo, no? Dahil kung hindi naman ganun kaganda yung inyong resume, talagang hindi ganun ka, kumbaga, attractive sa mga, like itong agency na to, no? So, yun ang importante na sinasabi ko sa inyo lagi na kahit gaano karami ang opportunity dito sa Canada, dyan pa lang sa inyo mismo na hindi maganda ang inyong mga resume ay problema na, no? Dyan na tayo nagkakatalo. So, para at least medyo kayo ay mapapansin ng mga employer or mga agency, subukan nyo. Itong agency na to at itong trabaho to ay wala pong placement fee at wala po itong processing fee at wala po itong salary deduction. Talagang sabi sa inyo, napakagandang advantage to kung kayo man ay may mga sapat na mga experience dahil nga sa, you know, dito sa Canada, sinasabi ko sa inyo, ito po'y walang, dito hindi sinasabi na may age limit, ano? But again, dito sa Canada, kung kayo man ay mag-apply doon sa Indeed or sa Job Bank, wala pong age limit dito at wala pong placement fee. Yung mga nanghihingi dyan ng biometrics, hindi pa kayo na-interview. Hindi pa ninyo alam kung kayo ay natatanggap sa kumpanya, nagbabiometrics sa kayo. So, mali yun, no? So, mag-ingat kayo sa mga nanghihingi ng pera dahil naghahanap lang sila ng paraan upang makapangkikil sa inyo ng mga pera. At again, sasabi sa inyo, ang Canada ay pinagbawal ang placement fee, no? Dahil hindi pwede yan dito na nanghihingi ng placement fee. So, ang iba, naghahanap sila ng paraan na paano sila makapera sa inyo, di ba? So, kumbaga, double dipping. Kumita sila dito sa Canada dahil doon sa mga employer plus naghanap sila ng paraan pa na para sila kikita para sa inyo. So, yun po ay double dipping, ano? So, again, sabi sa inyo, sa mga nagbalak na gusto pumunta dito sa Canada, subukan nyo lang talagang mag-apply, no? Subukan nyo lang talaga mag-apply. At talagang doon sa aking Facebook page, sana po yung makabisita kayo dahil doon po ay mayroon akong sample ng resume. Mayroon din ako sample ng cover letter. So sana po ay makapagbigay man lang sa inyo ng idea kung paano magawa ng resume or cover letter, no? Dahil sinasabi sa inyo, importante talaga ang resume, guys. Makinig kayo sa akin. Dahil kung hindi man ganun ganda ang inyong resume, wala rin, no? Nagsayang na kayo ng oras, nagpagod lang kayo para sa wala, no? So kaya dito sa ating channel, sinasabi sa inyo, ano ba ang preparation gawin natin? Like sa mga baguhan lang na gusto nagbalak dito, ang sinasabi ko sa inyo lagi, ang resume ayusin ninyo.
isalansa ninyo ng maayos ang resume niyo, ano ba mga trabaho ninyo, ilalagay niyo lahat para at least kayo man ay mapili man lang ng kahit isa lang ang kinakailangan natin. Okay? So, but again, patuloy tayo sa ating video dito. At ito po ay public area room attendants or food counter attendants, no? Ito po ay babae o lalaki na hinahanap. At ito po ay, kung kayo man ay cook din, ito ay hinahanap ay babae, no? Sa mga naghanap dyan ng mga cooks, sana po ito ay makatulong sa inyo. At ito po ay bachelor's degree, at least 3 years work experience. And again, must have a good English communication skills, no? Sana. Basic lang naman importante. Basic lang talaga na English. And again, ang English, sabi sa inyo, parang IELTS lang yan. Ang IELTS, mapag-aralan. Itong English, mapag-aralan. So, huwag kayo matakot yan. No, sinasabi sa inyo, huwag kayo matakot. Practice ang importante. Ang reading, practice lang kayo magbasa ng dyaryo. Para at least medyo mahasa-hasa lang kayo konti. No? Yun lang importante. And again, yung kanilang address dito, ito po yung kanilang, isend ninyo yung kanilang resume sa, and again, yung kanilang information, contact number nila, at saka sana ay mabisita nyo, no? At puntahan ninyo. Kung gusto nyo puntahan yung kanilang office, no? I-search nilang yung Staff House International Resources kung saan sila na opisina. Dahil ito po ay sila ay mga registered naman to sila na sa PUEA, no? Kaya hindi tayo dito nag-alala dahil ito po sila ay talagang registered sa PUEA. So sa mga budul-budul dyan, make it sure na sila ay registered sa PUEA. Dahil kung hindi sila registered sa PUEA, dyan tayo nakakabahan. Dahil iyan po ay sila ay mga fake, no? Marami din na nag-PM sa akin na kung ito bang agency ay mga legit daw. So, hindi ko masyado ma-verify dahil yung iba ay nasa Ontario, no? So, ako po yung nasa Calgary. So, hindi natin na-verify yan. But, sinasabi sa inyo, puntahan nyo, i-google ninyo yung kanilang pangalan ng agency. Tapos, tingnan nyo, basahin nyo yung review nila, kung ano bang mga ginagawa nila. Para at least, kasi may mga review naman yan, na at least alam ninyo na kung sila ay totoo o hindi, no? Importante din na kayo nga, sinasabi sa inyo, mag-practice kayo, magbasa-basa, mag-research din kayo para at least medyo may alam din kayo kung paano paano mag-apply dito, ano bang gawin dito. Kasi ako minsan, may naghihingi sa akin, binibigay ko sa inyo, link lang, kayo na bahala magbasa dyan, di ba? So, sinasabi sa inyo, basa-basa lang din. Pag may time kayo, basa-basa lang din. Dahil importante, kayo mismo ay nakakaalam kayo kung ano ba ang gagawin ninyo, ano ba ang dapat natin gawin. Dahil huwag lang kayo umasa sa mga vlogger na ito yung sinasabi namin, tapos kayo hindi kayo nagre-research. So, importante na sabahin ninyo ng research para at least kayo ay ma-educate din kayo na, ay, ganito pala sa Canada, di ba? So, importante rin na kayo ay nagkakaroon din ng idea mismo na kayo mismo naka-ma-verify ninyo, ma-double check ninyo na ang sinasabi pala ay, yung pala ang ibig sabihin nun, di ba? So, mas maganda na kayo mismo ay nagkakaroon din ng idea dahil para naman talaga yan sa inyo, no? So, but again, sinasabi sa inyo, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo at pwede kayo pumunta doon sa aking Facebook page, Noitibs Blog. Andun nakalagay, nakapin yung aking resume and yung aking cover letter. Sana po ay copy ninyo, palitan nyo lang ng pangalan, palitan nyo lang ng mga ano-ano doon. Tapos yung inyong information ilagay nyo para at least medyo mayroon na kayong magandang resume at cover letter, ano? Kung yan man ang gusto ninyo. But again, no, kung hindi pa kayo naka-follow, ma-follow nyo yung aking Facebook page para at least meron din akong pinupost doon. At no, tuloy-tuloy nyo lang, hanapin nyo lang yung ano, marami akong mga videos dito. Sana po ay mapanood din yung aking ibang video dahil nga sa andito lahat kung paano nga mag-apply sa online. At sinasabi ko online dahil doon nga sa mga ano yun, Indeed at saka sa Job Bank. So subukan nyo lang. And again, sabi sa inyo, mag-comment lang kayo at pwede niyo akong i-PM sa aking Facebook page kung medyo personal na tanong na hindi niyo i-share yung mga tanong niyo. Apunta aking makakaya, sabi sa inyo, sasagutin ko yan. Okay? So, but again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po i-consider again i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi yung notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload. And ay pwede rin ninyong i-share to ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa inyong mga Facebook,
pwede niyo i-share itong ating video para at least marami ding makarating dito. Ako'y sabi ko sa inyo, ako'y masaya na kayo ngayon makarating dito sa Canada dahil napaka para maramdaman ninyo ang hirap at sarap dito sa Canada, no? Hindi lang po puwerke na sa Canada, puro lang ang saya, ang galing, ganda. Para at least kayo din ma-experience niyo ano ba ang buhay sa Canada. Okay? So, batayin guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Gusto mo ibay sa aking channel. Ako pulit si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.